Makapal at maitim na usok ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Balasing sa Santa Maria, Bulacan kahapon. Halos 14 na oras ang itinagal bago naapula ang naturang sunog. Abangan ang detalye. Araw ngayon ng Martes, 5 ng Disyembre. Magandang tanghali, ako si Gianna Llanes. Napapakinggan din tayo sa Radyo Agala DZEZ 1062. Ako naman si Emma Tiglao. Ihahain na namin ang mga maiinit at bagong-bagong mga balita ngayong tanghali. Ako si Wedge Kudjamat. Narito ang balitang tinutukan ng mata ng Agila. 100 bahay na sunog sa Binangonan, Rizal kaninang umaga. Publiko, maghanda sa malakas na lindol ayon sa FIVOX. Mga paliparan at pantalan sa bansa, naka-alerto kasunod ng Marawi bombing. Kaso ng COVID-19 sa bansa, pinakamataas sa nakaraang 19 na linggo. Ng ating mga balita, pinaigting pa ngayon ang seguridad sa NAIA Terminals kasunod na nangyaring pagsabog sa Marawi City. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nagpapatupad ngayon ng police patrols at intelligence gatherings ang Philippine National Police Aviation Security Group. Nakakalat din anya sa NAIA Terminals ang bomb-sniffing dogs at explosive ordnance disposal teams. Nagpaalala ang Office for Transportation Security sa mga pasahero na iwasan ang pagdadala ng mga bagay na ipinagbabawal sa mga eroplano tulad ng mga patalim, metallic items at mga likido. Iminungkahi naman ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na repasuhin ang nilagdaang kasunduan para sa pagsisimulang muli ng peace negotiations sa rebelding komunista. Sa statement, tinawag ng Vice Presidente ang nasabing kasunduan bilang agreement with the devil. Sa joint statement na nilagdaan sa Oslo, Norway, nagkasundo ang gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front na bumuo ng framework na magtatakda ng prioridad para sa peace negotiations. Sa kanyang Facebook page, sinabi ni VP Sara na napatunayan na anya sa kasaysayan na hindi seryoso ang grupo at walang sinseridad sa usapang pangkapayapaan. Naniniwala ang Vice Presidente na gagamitin lamang ng grupo ang peace negotiations para sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. Sa kanyang statement, tinukoy pa ni VP Sara ang mga aligasyon ng pagpatay ng mga rebelde kasabay ng pagtutol sa pagkakaloob ng amnestiya sa mga dating rebelde sa pamamagitan ng proklamasyon na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo. Sa halip, hinikayat pa ni Duterte si PBBM na bigyan dangal ang alaala ng mga sundalong namatay sa walang kaawa-awa at madugong pag-atake ng mga rebelding komunista. Sa atin pa rin mga balita, bumagal pa ang inflation o bilis sa pagtaas sa presyo ng bilihin noong Nobyembre. Naitalaho sa 4.1% ang inflation noong Nobyembre, mas mababa sa 4.9% na naitala noong Oktubre. Sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagbagal ng inflation ay bunsod ng mabagal na pagtaas sa presyo ng pagkain at mababang transport cost dahil sa pagbaba sa presyo ng langis. Pasok naman ito sa 4 to 4.8% range forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang iba pang detalye niyan ang tabayanan mamaya sa mata ng Agila Primetime. Samantala, epektibo ho ngayong araw, December 5, ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, madadagdagan ng 30 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina at 20 centavos naman sa kerosene o gas, habang bawas presyo naman sa diesel na 30 centavos kada litro. Noon hong nakaraang linggo, nadagdagan ng 30 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Hindi nagbago ang presyo ng gasolina, samantalang 65 centavos naman ang nadagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Samantala, tambakan ng plastic at karton sa Santa Maria, Bulacan na sunog. Tumagal ng halos 14 na oras bago tuluyang naapulang sunog. Magbabalita si Jimbo Tejano.
Makapal at maitim na usok ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Balasing sa Santa Maria, Bulacan kahapon. Makaraang masunog ang Material Recovery Facility o imbakan ng mga plastik at karton ng Santa Maria Industrial Park sa nasabing probinsya. Sa aerial shot, kita ang mabilis na paglamo ng apoy sa nasabing pasilidad. Halos tanaw sa ilang bahagi sa Metro Manila ang sunog, kaya ang iba, hindi naiwasang mag-post sa social media ng pag-aalala. Dahil dito, agad naglabas ng abiso sa publiko ang pamunuang barangay ng Balasing na maging alerto at magsuot ng face mask upang makaiwas sa anumang uri ng makapipinsala sa kanilang kalusugan. Paliwanag ng Santa Maria VFP. Yung usok, talagang poisonous naman yan. Kaya lang, kung mga konti lang naman yung malalanghap mo, siyempre hindi ka naman ganong maapektuhan. Agad rumispondi ang mga tauhan ng Santa Maria Bureau of Fire Protection sa nasabing sunog. Bandang 3:27 p.m. may tumawag dito na concerned citizen. So agad po rumispondi yung mga fire truck natin. So pagdating po natin doon, napakakapal na po ng usok. Talaga napakitim po. Alas 3:50 ng hapon kahapon, nang itaas sa unang alarma ang sunog, bandang alas 10:49 kagabi, nang ideklarang kontrolado na ang sitwasyon sa lugar. Makalipas ang halos 14 na oras, tuluyan nang naapula ang sunog bandang alas 5:50 kaninang madaling araw. Hindi naman bababa sa 10 fire truck ang rumisponde sa lugar. Kapansin-pansin ang naging pag-iingat at tahimik na pagresponde ng mga bombero sa lugar. Katunayan, naging mahigpit ang management ng SMIP sa pagpasok ng ibang government agency gaya ng PNP. Tanging pamatay sunog lamang ang pinrayoridad na makapasok sa pasilidad. Paliwanag ng BFP, partianya ng safety protocol ng management na maiwasan ang overcrowded sa lugar o mas madaling makakilos ang mga bombero. Inaalam pa ng mga otoridad kung saan nagsimula at paano nilamon ng apoy ang pasilidad, gayon rin ang kabuang pinsala at halaga ng nasunog na imbakan ng mga karton at plastik. Jim Tihano, para sa mata ng Agila, matatag, matapag, matapat. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila sa tanghali. This portion is brought. Ang mikropono'ng ito'y naglalahad ng saloobin, oras na para ipasa sa bago makatanagin. Galing ay ipamalas, pangarap ilabas, ito daw ang lakas, rap sa Pilipinas. Walang uurungang reklamo, re-responde anumang sitwasyon. Kung kayo po ay may sumbong, mag-text lamang po ha sa 0915-415-1035. Mag-email din sa responde at net25.com. Pwede rin kayo magpadala na inyo po mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Walang imposible at lahat may solusyon sa mga totoong certified e-responder. Ating mga balita, muling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa Department of Health, umakyat ng 10% ang kaso ng COVID-19 infections noong nakaraang linggo. Gayunman, nananatili pa rin mababa ang hospitalization dahil sa COVID. Si Mads Villar Moratilio sa report. Babalikan natin si Madeline Villar Moratilio. Samantala, DOH tiniyak na walang outbreak ng walking pneumonia o flu-like COVID illness sa Pilipinas. Si Mean Corvera sa detalye. Tiniyak ng Department of Health na wala pang outbreak ng walking pneumonia o flu-like COVID illness sa Pilipinas. Ang pagtiyak ay ginawa ni Health Secretary Ted Herbosa sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso ng mga nauospital dahil sa matinding ubo, sipon at mga nagpo-positibo sa COVID-19, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang pagsalang sa Commission on Appointments, sinabi ni Herbosa na may outbreak na ng respiratory illness o tinatawag na microplasma pneumonia sa China at Europe, lalo na sa mga bata.
Pero hindi naman ganito ang sitwasyon sa Pilipinas. Marami ang nagkakaroon ng ubo at sipon sa bansa dahil sa malamig na panahon. Gayunman, inabisuhan nila ang publiko na gawin ang mga health protocol noong COVID-19 pandemic. Kabilang narito ang pagsusuot ng face mask, social distancing at madalas na paghuhugas ng kamay. Illness in children attributed po ito sa hindi bagong virus, previous microbes, mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus at saka yung influenza. Sa Philippines po, wala pang outbreak according to our epidemiology bureau, although marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. And my advice is the same. Yung natutunan natin nung COVID, yung social distancing at saka pagsuot ng face mask, cough etiquette para hindi magkahawahan. Kung may sakit ang bata, huwag nang papasukin para hindi makahawa ng ibang bata sa eskwela. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, nagpositibo sa COVID-19 si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Presidential Communications Office itong Martes, December 5. Isa sa ilalim ang Pangulo sa isolation sa loob ng 5 araw. Gayunman, patuloy pa rin gagampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng teleconference. Hinihikayat ng Pangulo ang publiko na mag-ingat ngayong holiday season para pangalagaan ang kanilang kalusugan tulad ng pagbabakuna at voluntaryong pagsuot ng face mask kapag nasa mataong lugar. Ito na ang pangatlong beses na tinamaan ng COVID-19 ang Pangulo. Ang una ay noong 2020 matapos unang ma-detect ang virus sa Pilipinas. Noong 2022 muling tinamaan ng virus ang Pangulo ngunit ito ay mild lamang. Tinamaan din ng COVID-19 si Pasig City Mayor Vico Soto. Sa Facebook post ni Mayor Vico, sinabi nito na nakararanas siya ng mild COVID-19 symptoms. Humingi rin ito ng paumanhin sa mga nakatakda niyang pulungin ngayong Linggo. Sinabi ng alkalde na susunod muna siya sa protocol at sa pamamagitan muna ng Zoom o postpone ang mga dapat niyang asikasuhin hanggang sa mawalang kanyang sintomas. Hinikayat din ito ang publiko na patuloy na magsuot ng face mask sa harap ng tumataas na kaso ng pneumonia. NBP Hospital, marami ang kakulangan sa mga doktor. Mahigit 5,000 beloved PDLs may chronic illnesses. Kunin natin ang balita kay Moira Encina. Aabot lamang sa 4 ang doktor sa buong New Bilibid Prison NBP. Ayon kay Dr. Orsicio Senas na isa sa medical personnel sa Bilibid Hospital, ang kakulangan sa mga doktor ang pangunahing problema nila. Anya, 4 doktor lamang sila nag-duty sa loob ng 24 na oras ng 2 hanggang 3 araw kada Linggo. Mahirap anya ito, lalo't daandang pasyente ang kailangan nilang harapin kada araw. I will be the only doctor going on 24-hour duty starting 7 a.m. today until 7 p.m. tomorrow. So just imagine the work that I'm going to do for the rest of the 24 hours. Sa pinakahuling tala, kabuo 122 ang naka-confine sa Bilibid Hospital. Samantala, sinabi ni Senas na karamihan sa persons deprived of liberty o PDLs ay dumaranas ng chronic illnesses. Mayorya sa PDLs ay may hypertension na halos 1,000. Umaasa naman si Dr. Senas na maging operational na rin ang bagong NBP Hospital na natapos noon pang nakaraang taon. It's going to help us decongest if we transfer to the new hospital because it's around 200 to 300 bed hospital. It's a big hospital actually and it's supposed to be fully equipped. Moira Encina para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapang. 100 bahay ang nasunog sa Tagpos, Binangon ng Rizal kanina hong umaga. Dahil sa mabilis sa pagkalat ng apoy, itinaas ito sa 3rd alarma. Kunin natin ang detalye kay Erlo Bringas. Malaking apoy ang sumalubong sa umaga ng mga residente ng barangay Tagpos sa Binangon ng Rizal. Agad na nasunog ang maraming mga bahay sa bahagi ng Lower Luklukan kaninang alas 4 ng madaling araw. Agad itong inakyat sa unang alarma ng BFP hanggang sa inakyat na ito sa 3rd alarma dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Ayon kay BFP Fire Chief Inspector Richard Malamog ng Binangonan Municipal Fire Marshal, ibababa sa 100 bahay ang natupok. Apektado dito ang nasa 100 pamilya. Nahirapan silang mapasok ang lugar dahil sa kitid ng daanan.
At sa inisya nilang investigasyon, nagsimula raw nga po sa isang bahay sa Lower Luklukan Compound dahil mahangin na ganitong kumalat. Nagsilikas agad ang mga residente at may puntong nagsiputukan pa nga mga kawat ng kuryente. Na problema ang karamihan sa mga taga dito na nasunugan dahil karamihan pa naman sa mga ito ay pagtatahiyang ikinabubuhay. Pati kasi ang kanilang kabuhayan ay natupok din ng apoy. Nakita na po namin, umaapoy na. Opo. Kaya po ako, bigla na lang po ako mga nagsisigaw dito sa mga kapitbahay ko kasi mga natutulog pa po para lahat po kami makagawa po na para paano kami makalabas. Ay, ang hanap buhay po namin, ilan po ang makina ko po dito? Apat. Tindahan ko rin po, sunog. Kaya pati nga rin po yung panghanap buhay din po na asawa ko sa dagat, sunog din po, nadami rin po sa sunog. Kaya po lahat, ubos ang aming pangkabuhayan. Pansamantalang tumutuloy ngayon sa evacuation center mga naapektuhang residente. Nananawagan naman ng tulong kaninang barangay, lalo't marami sa mga nasunugan ay mga mangingisda. Carlo Bringas para sa Batadag, Agila, Batatag, Matapang, Matapat. Samantala, maging ang Philippine Port Authority naka-red alert na kasunod ng pagsabog sa Marawi City. Si Madeline Villar Muratilio sa detalye. Naka-red alert na rin ang Philippine Ports Authority kasunod ng bombing incident sa Marawi City. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, bagamat lagi naman silang naka-heightened alert, itinaas na nila sa pinakamataasang alerto para masigurong hindi sila malulusutan, lalo na sa mga pantalan. Immediately, we ordered our Port Police Department to put all our terminals, including the head office, at lahat ng facilities ng PPA under red alert, ano? Kasi we're very, very conscious na baka may ibang movements na which are coordinated with that particular happening in Marawi. Nakipag-ugnayan na rin anya sila sa Philippine Coast Guard para sa karagdagang canine dog sa mga pantalan. Mas extensive yung security, mas marami yung presence. In fact, mas marami yung presence ng K9. Ano, nagpa-deploy tayo immediately ng at least double the presence ng K9 natin na para mag-deploy ng mga bomb sniffing dogs in coordination with the Philippine Coast Guard, which provides our K9 units, ano. And also na mas malaki yung presence ng roving security personnel natin doon sa mga facilities. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman kung saan nasa 1,000 katao ang average na nagpupunta kada araw, pinaigting na rin ang seguridad. Ayon kay Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, nakipag-ugnayan na rin sila sa Philippine National Police para sa karagdagang presensya ng mga pulis bukod sa kanilang security personnel. May canine dogs din silang nakakalat sa bisinidad ng terminal, lalo na sa entrance. Pinaalalahan na naman ng mga pasahero na maging alerto at kung may mapapansin na bagahe o anumang bagay na kaduda-duda, agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Madeline Villar Muratilio para sa Matanang Agila. Matatag, matapang, matapat. Sa iba pang balita, natagpuan na ng mga otoridad ang bumagsak na Piper plane ng Philippine Air Force sa Kasala, San Mariano, Isabela. Kunin natin ang iba pang detalye mula kay Erwin Temperante. Erwin? Tama nga dyan, matapos ang 5 araw na paghahanap, natagpuan na ang nawawalang Piper plane sa balibundukin bahagi ng Sierra Madre ayon sa Incident Management Team ng Lalawigan ng Isabela. Batay sa impormasyon na natanggap ng IMT Isabela, bandang alas 8 ng umaga nang iulat ni Captain Vince Velasco ang piloto ng R-44 chopper na nakita nila ang wreckage ng nawawalang eroplano, subalit hindi ito makumpirma ang kondisyon ng mga sakay. Bunsintudto, agad at nagmadali ang mga ground rescuer upang maabot ang lugar kung saan nakita ang wreckage. Habang ang muling pagpapalipad naman ng Philippine Air Force ng Sokol helicopter, sakay naman ang para-jumper rescuer sa lugar ng kinaroroonan ng nakitang eroplano. Matatagpang Huwebes ng umaga noong November 30, 2023 nang umalis sa Kawayan Airport ang eroplanong PR-32123 patungo sa ng Palanan, Isabela, subalit hindi na ito nakarating pa. Nagpapatuloy naman hanggang sa kasalukuyan ng Incident Management Team kung ano pang mga hakbang na dapat gawin upang agarang marating at malaman ang kalagayan ng 2 sakay ng bumagsak na eroplano. Mula rito sa Lalawigan ng Isabela, Erwin Temperante para sa Matanang Agila, Matatag, Matapang, Matapat.
Sa atin pa rin mga balita, nagbabala po ang FEVOX na dapat laging handa ang publiko sa malakas na lindol na hanggang magnitude 8.2. Ayon sa FEVOX, ang Philippine Fault Zone sa Gabaldon, Nueva Ecija ay kayang bumuo ng magnitude 7.9 na lindol. Ang malakas na lindol umano na tumama sa Hinatuan, Surigao del Sur ay nakapagtala ng 1,898 aftershocks as of 1 PM kahapon. Sinabi ho ng FEVOX na ang pinakamalakas na lindol sa Mindanao ay ang magnitude 6 o 8.1 noong August 17, 1976. Kaya, pag-uulit ho ng ahensya, dapat laging handang publiko. Samantala, ang mga aftershocks mula sa magnitude 7.4 na lindol, hindi inaasahang magdudulot ng tsunami. Ang mga lindol na may magnitude 7 at pataas, maaaring magdulot ng tsunami kung mababaw ang mga ito at kung nangyari ang mga ito sa offshore. Sa kaugnay na balita, Hinatuan, Surigao del Sur, isinailalim na sa state of calamity. Si Vin Pascua sa detalye. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur matapos ang magnitude 7.4 na lindol. Ayon kay Municipal Vice Mayor Attorney Tito Canedo III, nagpatawag siya ng special session para tugunan ang rekomendasyon ni Mayor Shem Garay na siya ring chairman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC na ideklara na ang state of calamity dahil sa lawak ng epekto ng lindol. Pahirapan sa mga residente na makakuha ng malinis na tubig dahil kontaminado ng putik ang mga linya ng tubig na kasalukuyan pang inaayos. Kaya naglabas ng abiso ang pamahalang lokal sa mga residente na umiwas muna na uminom ng direkta sa gripo. Siguraduhin ding pakuluan muna ang tubig bago ito inumin. Samantala, aabot sa humigit kumulang 11,000 na pamilya o 41,000 kataong apektado sa naranasang malakas na lindol. Tinatayang nasa 88 million pesos naman ang pinsala sa mga nasirang bahay sa 24 na barangay. Habang puno na ng mga inilikas na residente ang mga evacuation centers sa Tandag City, Surigao del Sur, bunsod pa rin ito ng 7.4 magnitude na lindol na naitalan noong Sabado. Ayon sa report ng City Government of Tandag, 16,766 na pamilya o katumbas ng 70,362 na individual ang naapektuhan ng nangyaring lindol nitong weekend. Dahil sa may aftershocks na naitatala doon, suspendido muna ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa lugar. Then Pascua para sa mata ng Agila, Batatag, Batapang, Batapat. Dinepensahan ng China ang pagde-deploy ng maritime militia boats sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa press briefing, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na justified at lawful ang presensya ng nasa 135 Chinese militia vessels na na-monitor ng Philippine Coast Guard o PCG sa bahagi ng Juan Felipe Reef. Sinabi ng opisyal na bahagi ng Nansha Kundao ang New Chiao at mahalagang bahagi ng South China Sea. Mahalagaan niya ang lugar para sa operasyon at kanlungan ng mga Chinese fishing boats, kaya justified at lawful ang pamamalagi ng mga Chinese vessels sa lugar. Wala rin anya sa posisyon ng Pilipinas para maglabas ng mga irresponsabling pahayag. Sa ulat ng PCG noong Linggo, na-monitor nito ang 111 Chinese vessel sa lugar noong November 13 at umakyat pa sa 135 vessels noong December 2. Dahil dito, inatasan ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang PCG na magsagawa ng maritime patrol sa naturang lugar. Inaangkin umano ng China ang halos kabuuan ng South China Sea. Nag-deploy ito ng mga barko para magpatrol sa karagatan at magtayo ng artificial islands, gayon din ng military installations para palakasin ang pag-aangkin sa teritoryo. Ang detalye ng iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila sa tanghali. This portion is brought to you by Hopeless na. Kaya dapat ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Personalidad nito sa pag-ani ng mga gawad bilang pagkilala sa dedikasyon ng himpilan sa pagtataguyod ng family-friendly content.
At ang pinakabago rito ay ang mga award na natanggap nito mula sa ginanap na TVC Maharlika Golden Awards 2023 sa Quezon City kagabi. Kinilala ang Net 25 bilang Station of the Year, habang ang mga personalidad ng himpilan kabilang sina Net 25 President Cesar R. Vallejos, Mata ng Agila sa Tanghali, Mata ng Agila Weekend, kapitbahay sa Radyo Agila host na si Wedge Gujamat, at si Breakfast on Board Eat Connect na, at kapitbahay host na si Bel Sorara ay pawang nakatanggap ng Maharlika Golden Star Award. Posthumous award ang ibinigay para kay DJ Moody Jam na dating host ng Ito Ang Tahanan sa Net 25 at DZEC Radyo Agila. Ito ay tinanggap ni DJ Jam ng Eagle FM 95.5. Nagpahayag ng paghanga si Mico Villanueva, ang organizer ng TVC Maharlika Golden Star Awards 2023 sa mga grupo at individual na nagpakita ng kanilang dedikasyon sa mga larangan na kanilang tinatahak. Taong-taong na kailangan talaga ng pakilala sila ng lubusan. Hindi lang po kasi nabibigyan ng pagkakataon yung mga kabataan, kabandaan na maging mas maayos po sila. Then Pasqua para sa mata ng Agila, Batatag, Matapang, Batapat. Sa atin pong balita, amazing, tampok ang tinaguri ang world's oldest living land animal na nagdiwang ng kanyang ika-191st birthday sa isla ng St. Helena. Ito ay walang iba kundi si Jonathan, na title holder din ng oldest turtle na recorded history ng Guinness World Record. Siya ay isang Seychelles giant tortoise, isang species na ang average lifespan ay nasa 150 years. Si Jonathan ay naninirahan sa Plantation House, ang tahanan ng gobernador ng St. Helena sa loob ng 141 taon. Ay, maraming salamat muna sa TVC Maharlika Golden Star Award sa pagkilalang ito sa Net 25 kay President Cesar Vallejos, kay Ate Bel Sorara, kay Sir Elson Montalvo, and kay dating Tita Moody Jam. Congratulations! Yes. And more awards para sa Net 25. Maraming salamat sa organizer Mico Villanueva at saka si Sir Nel Talavera. Congratulations! Congratulations rin, sir. Wedge Hapon Awards ka talaga ikaw pala. Ikaw din, di ba? Congratulations, Gianna. Yes, at si Emma rin. At si Emma. Oh, kagkahapon kayo. Ngayon ako naman palitan. Competitive. Para sa iba pang headlines, visit tayo ng Net 25 at Radyo Agila social media pages sa net25.com at radyoagila.com. Ako si Gianna Llanes. Sumainyo ang 30 minutong paghahatid ng mainit at siksik na mga balita dito sa Mata ng Agila sa tanghali. Ako po si Emma Tiglao. Yan naman ang matala sa pagtingin sa mga pangunahing isyu ng lipunan. Ako po si Wedge Kuchama. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ito ang Net 25, matatag, matapang, matapang.